And now, it's time for SBG, as in Super Backgarden Secret File. Nakapasok na po ang teeth niya. Ang sarap. Hi DJ Rocky. Marami akong time since walang pasok. And sobrang fan niyo po ako. Sobrang fan ako ng Secret Files program mo. Especially the SPG episodes. Nakawawala ng stress and I feel like sharing my story. Cause I want to know kung merong ibang naka-experience nito. Itago niyo ako sa pangalang Savannah. I'm 21 years old. Meron akong boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Gerald. We've been together for almost 3 years. Legal na kami both sides. In fact, kilalang kilala na ako sa family niya. At ganun din siya sa family ko. Laging updated sina mama at papa kapag wala ako sa bahay dahil yun ang rules. Kada may alis kami ni Gerald, they should know and they should be updated. May time pa nga na sila mismong tumatawag kapag merong times na hindi ako nakakapag-update. So, last year, hindi ko makakalimutan na dumating sa Pilipinas ang Tito Henry niya galing abroad. He stayed in Manila for 2 weeks. Lagi akong kasama sa mga lakad nila. Kain dito, inom doon, gala dito, gala doon. So, eto na nga. Siyempre, dahil naka-check-in si Tito Henry niya sa isa sa mga 5-star hotels dito sa Pilipinas, niyaya niya kami ni Gerald. Since close na close niya talaga si Gerald. Plus, nag-iisang anak lang siya at yung iba naman niyang mga pinsan at kaanak nasa probinsya. So, sa fourth night ni Tito Henry, nag-overnight kami sa hotel na pinagstayan niya. Nagpaalam ako sa parents ko. And besides, may tiwala naman sila kay Gerald, so pumayag naman sila. Eh, kasama rin naman namin si Tito sa room, so wala silang dapat ipag-alala. Kaya lang, pagdating namin sa hotel, Tito Henry was rushing going out. Sabi niya, alis lang daw siya saglit, cause he needs to meet someone na malapit lang din sa hotel. So iniwan niya sa amin yung keycard. Wild thoughts ang dumadaloy sa aking isipan. Same goes with my boyfriend. Pero tiwala pa rin ako kay Gerald. Although nagkaroon na kami ng chance before ng boyfriend ko to sneak in, so this wouldn't be the first time that we're doing it. Pero, pwede na rin pagkakataon. Kinandatan ako ni Gerald after ibigay sa kanya ni Tito Henry ang keycard. So, I texted na si mama at papa na nasa hotel na kami. And umalis lang si Tito Henry pero babalik din agad. So, eto na nga. Pagpasok namin ng elevator ni Gerald, niyakap niya ako tas pinisil-pisil niya yung tiyan ko. Nairita pa nga ako sa kanya kasi para bang nagmamadali na siya. Tas ayun na, konting steps papunta sa room. Tada! Ang laki ng kwarto! May 2 beds na malaki, may sala, meron ding malaking washroom. May bathtub pa! Sosyal! So eto na nga. Siyempre, as a girl, pumasok muna ako ng banyo to disinfect myself. Char! Kaya lang, pagbaba ko ng salawal, boom! Red tide si Akech? Kaya pala medyo chubby-chubby ako tsaka madali ako mairita. So, ibinalita ko kay boyfriend na meron ako. Sabi ko next time na lang. Sumang-ayon naman siya. In fairness naman sa jowa ko, marespeto talaga siya sa wishes ko. Kaya ang ginawa na lang namin, nag-photoshoot na lang kami. Sayang eh. After nun, nagilamos na ako. Ang sarap magbabad sa tub. Nang meron akong narinig na bell.
Tinawag ko ng malakas si Gerald. Sabi ko, babe, may tao. Tapos maya-maya pa, sabi niya, dito na si Tito Henry, babe. So ako naman, tuloy lang sa pagbabanlaw ng sarili. Nang bigla kong marinig si Gerald na sumigaw na, yes! Nakapasok din sa wakas! Ah, sa isip-isip ko nun, he was referring to his Wi-Fi. Yes, to the Wi-Fi of the hotel. Alam niyo na, ML pa more. So, eto na nga. While in the washroom, habang nagpapatayo ako ng buhok, hawak ko yung phone ko. Naisipan ko nang i-update si na mama. So, si mama na lang yung tinext ko. Nagulat na lang ako nang biglang mag-reply si mama. All caps? Anong nakapasok? Savannah, Kate, magtigil ka. Umuwi ka na. Napakunot-noo ako sa reply ni mama. Bakit? Anong kasalanan ko? Anong ginawa kong masama? Pareply pa lang ako kay mama nang mabasa ko yung huling text ko kay mama. At ang sabi ko sa text kay mama ay, nakapasok na po ang tit niya. Ang sarap. Inulit ko pang basahin. Nakapasok na po ang tit niya. Ang sarap. Yan ang text ko. Imbis na tito ang text ko sa nanay ko, T-squared ang nailagay ko. Typo girl! Nangihina na tawang-tawa ako. Saan ang nangyayari? Maya-maya pa, itumawag si mama. At sinagot ko ang call niya. Medyo kabado rin ako at sabi ko habang tumatawa, Ma, nakapasok na kasi si Tito Henry sa room. Tsaka ang sarap kasing mabathtub sa hotel na to kasi ang sosyal. Sumagot naman si mama ng, akala ko kung ano na sabana. Umayos ka nga dyan, malalagot sa akin si Gerald. At pagkatapos nun, end call na. Nang manapatingin ako sa salamin, grabe, pulang-pula ako. Ay, grabe naman yung katangahan kong yun. Hindi ko man lang na-proofread. Kaya, after that incident, kinuwento ko kay Gerald yung katangahan ko. Natawa rin siya. Kaya lesson learned, basahin muna ang text bago isend sa mama at papa. Proofread muna bago mag-send. Mahirap na. Baka may ibang kahulugan. Akalain nyo ba namang nag-text ako sa nanay ko nang nakapasok na po ang T-squared niya. Ang sarap. Kahit sino naman sigurong magulang na makatanggap ng ganong text, malamang mapapaisip din at magagalit, diba? So, yun lang. Pro tip, proofread muna bago mag-send. Muli, ako si Savannah and this is my SPG, as in Super Pack and Earn Secret File. Kabisyo, nakarelate ka ba sa Secret File na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.